Hello po, magandang umaga po. So for today's video po, ayan. So nakakalungkot po yung balita ng ating mga kasama dito sa farm dahil umuwi po ako sa Tarlac ngayon. Ang balita po nila sa akin, may nadisgrasyang baka. So nakakapanginayang namatay na naman po ng isang baka si Bossing. So sumuot po yung paa niya sa may ugat ng puno, tapos nasubsob po yung ulo niya sa ilog. So ipapakita ko po sa inyo sa video po na ito kung ano po yung nangyari, para makakuha po kayo ng idea sa mga baka nyo na ingatan yung mga alaga po ninyong baka. So panoorin nyo po yung video, stay tuned lang po. A few moments later. Ayan po yung ilog, guys. Ayan po. Kasama yan dito. Dito na disgrasya yung baka. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ito po yung nangyari. Ito po yung ugat ng puno. Ayan. Sinuot niya po yung isa niyang paa sa likuran. Ngayon, gusto po sigurong uminom ng baka na to. Nasubsob yung ulo. Ngayon, yung baka po kapag nakasubsob yung ulong ganyan, hindi na po makakaiyak yan, hindi na makakasigaw. Ayan o. Kung mapapansin nyo po, ayan o. Makasubsob po yung ulo niya sa may tubig. So, hindi na po talaga makakasurvive yan kapag kaganyan. Lalo na po yung paa niya, hindi na po niya maialis dahil sa ano, ugat ng puno. So, sinubukan ni Kuya John Lloyd na tanggalin yung ugat para sana may yahon nila. So, nahirapan siya. So, mamaya, ang gagawin na lang po namin, papatak ko na lang po ito sa bako. So hindi na po mapapakinabangan ito kasi lumobo na po yung tiyan, no? Nilalangaw na po. Sayang talaga. So ayan, nalungkot po ako dahil nandun po ako sa Tarlac, binalita po nila sa akin namatay po yung isang baka. Yung oras po natin ngayon ay 10:00. Ayan, tiningnan ko po kung pwede pa sanang pakinabangan. Kaso wala na po talaga, oh. Ayan po yung mga langaw, oh. So, pasintabi po sa mga kumakain. Wala po akong balak na dismayin po kayo. I-skip nyo na lang po yung video kung kumakain po kayo. So, ayan po. Ganyan po yung nangyari. So, sa kwento po sa akin ni Kuya John Lloyd, kahapon daw po, pinainom niya daw po yan. Tapos kinulong sa koral. Ang ginawa po ng baka, tumalon daw po dun sa may mababang bakod. So, ang nangyari, hindi nila napansin. Ayan, nung tinitingnan niya yung baka, kulang daw ng isa. Pagkakita niya, nandito daw po, ayan, nakasubsob na po yung ulo ng baka. So, nakakapanginayang po talaga kapag ganito yung nangyari. Wala ka ng luging-lugi ka na po talaga kasi hindi mo na mapapakinabangan ito. Ibabaon na lang. Ayan po yung nangyari sa baka, kaya binidyoan ko po ito para makakuha po kayo ng idea na kung nakagala-gala man po yung mga alaga ninyo, so sa gabi ikulong po para iwas po disgrasya o kaya itali. So katulad po ng nangyari dito sa baka ni Bossing, ayan po, nakakapanginayang. So wala naman po tayong magagawa dahil disgrasya po ito. Kaya ayan po yung pinakita ko po sa inyo para makakuha lang po kayo ng idea. Ingatan po ang ating mga alaga. Sayang naman po yung pagod dito tsaka yung puhunan. Lalo na po kay Bossing, nakakayaman po sa kanya. Pero wala talaga akong magagawa dahil nandito na po, nangyari na po. So humingi na lang akong pasensya kay Bossing. Hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari. Hindi namin kagustuhan yung nangyari. So wala po kami magagawa. Ibabaon na lang po ito. So ayan po, tingnan nyo po, oh, yung pagkaano ng baka, oh. Hindi na talaga mapakinabangan, ibabaw na lang po namin mamaya. So stay tuned lang po. Ayan na po yung namatay na baka, guys. Ibabaon na po dito sa inukay ko. Ayan, ginamitan ko po ng bako pag-ukay para malalim po.
para siguradong hindi po mangangamoy. So ayan, talagang nakakapanginayang po kapag ganyan. Hindi po natin mapakinabangan. So wala po kami magagawa dahil si Gracia po yung nangyari. So ingat na lang po tayo sa ating mga alaga para iwas po sa disgrasya at pagkamatay. So nakakulong po sila dyan sa may koral, tapos tumalong po dun sa may bakod dun. Eh ayan, pumunta po sa may ilog, naipit yung paa niya sa may sapa. Lumublog po yung ulo, kaya ayan o. Nakakapanginayang po. So ibabaw na po natin dito guys. Guys, sayang talaga. And guys, nakashoot na po sa hukay, tatabunin ko na po. Sayang. 1 hour later. So hanggang dito na lang po guys ang ating video. Ayan, binidyoan ko lang po ito para po makakuha po kayo ng idea na ingatan po ang ating mga alaga, lalo na po ngayong mga tagulan. Madulas po yung mga palaslide na mga, ayan, katulad sa tabi ng ilog, madulas po yan, maputik. Kaya yung mga baka, mahina po yung paa sa arat niyan, kaya hindi malayong madisgrasya. So, ayan, sana nakapulot po kayo ng aral. Ayaw ko rin po mangyari sa inyo yung nangyari sa baka ni Bossing, ayan o, para makaiwas din po kayo sa disgrasya. So, paggabi po, i-check niyo po yung inyong mga alaga, kung nasa mabuting kalagayan yan. Kung balikado yung pesto ninyo, itali nyo po o ikulong para wala pong madisgrasya katulad po nito. So maraming maraming salamat po sa panonood. Ayan, shoutout po pala kay Sir Jun Lagat. Ayan, lagi pong nakasuporta sa atin at humihingi lagi ng advice yan para kung paano maparami yung mga baka niya. So Sir Jun, shoutout. So maraming maraming salamat sa suporta at panonood. Ayan, so kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag po sana kalimutan na mag-subscribe. Pag-click po natin sa isang bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload na video. So dito po, marami po kayong matututunan. Abangan nyo lang po yung mga video ko na bago at yung mga previous video ko, panoorin nyo po. So maraming maraming salamat po. Palagi po tayong mag-iingat and God bless po sa ating lahat. So hanggang dito na lang po. Bye!